Galing nga po mismo sa bibig ni LeBron, mga kapatid, na gusto nitong maka-team up si Stephen Curry. Pero kahit pangatila pahaging lamang ito, agad ding sumagot si Steph na tila tinatabla pa siya. Itong hype na ito malamang hindi na nasurpresa ang mga fans sa kadahilanang nabigo nga po ang Lakers at makailang beses na rin sinabi ni LeBron na gusto niyang pakipag-tandem sa anak niya. Kaya malamang sa malamang na baka umalis nga siya sa LA. Dahil nga dyan mga kapatid, muli na namang pinaugong ni LeBron ang mundo ng basketball. Kahit nga po mga journalist sa ESPN, bigla ring nayanig sa mga sinabi niya. At ayon pa kay Brian Windhorst, gusto niya din ang tambalang LeBron at Curry sa iisang team. Pero sa kadahilan ng nag-sign na nga kamakailan si Curry ng max extension na kontrata sa Warriors, dito na nga ito magre-retiro at malamang sa malamang na malabo talaga ang inaasam ni LeBron. Dagdag pa ni Windhorst, posible rin na hindi magbo-work ang dalawa kung sakali mang maging teammate sila. At ang mas nakikita niyang may potensyal ang Luka at LeBron. Sinasabi rin nga ni The King kung gaano niya hinahangaan si Doncic. At huwag nga daw i-judge siya 100% base lamang sa mga salita, kundi sa mga ginagawang aksyon nito. Dahil kung titignan nga daw ang feelings niya, dito siya kay Luka talaga. Dahil tatlong sunod-sunod na All-Star Game, lagi niya ngang kinukuha ito para maging kampinya. In fact, ni-recruit niya nga rin si Luka para sumali sa kanya sa Nike. Pero mas pinili nito ang Jordan brand. Isa nga pong respetadong NBA insider itong si Windhorst, mga kapatid. Kaya may punto din po ito sa LeBron at Doncic. Ito pa nga daw ang mas may potensyal kaysa ang LeBron-Curry duo. Hindi rin nagpaawat si Vince Carter, mga kapatid. At nakaka-alarma nga daw ang mga ganito. Dahil imbes na magsalita siya ng mga player na gusto niyang makasama, bakit hindi niya nalang ayusin muna ang mga issue ng sariling team niya? Samantala, hindi na nga po nagugustuhan ni Anthony Davis, mga kapatid, ang mga sinasabi sa kanyang prone na siya sa mga injury. Dahil naniniwala siya, ang nangyari sa kanya ay hindi niya makokontrol talaga. Kumbaga kahit sino nga daw manlalaro, kung nangyari ang ganon, malamang mai-injured talaga. 40 games lamang ang nalaro ni Davis ngayong season ng dahil nga dito. Wala nga daw siyang injuries nung magsimula ang liga. Tapos biglang may nakatapak sa paa niya or na-spray ng MCL niya. Ganitong-ganito nga din daw ang nangyari dati kay Kevin Durant. Kaya ang siste, malimit nga siyang nawawala sa lineup. At ininda nga po ito talaga ng team. Kaya ngayon, tuluyan na nga silang na-eliminate sa playoffs. Naniniwala si Davis sa ginagawa niyang training. Kaya ang mga injury nga daw talagang aksidente talaga kaysa tawagin siyang prone na sa injury. Ngayong wala ng Lakers na maglalaro sa postseason, mahaba-haba rin ang oras niya para magpagaling ng tuluyan. Siguradong umaasa ang mga fans ni AD na magbabounce back ito sa next season ng liga. 23.2 points, 9.9 rebounds at 3.1 assists ang kinamada niya ngayong season. At napakataas na 53.2% po ang shooting field nito. Para sa inyong mga suwestyon o komento, ilagay lang po natin lahat yan sa ibaba at babasahin po natin. Hanggang sa muli, mga kapatid.